medyo mahal. So ayun. So dito sa makikita nyo dito na area, dito ang atsal natin. Yung atsal natin is Sultan F1. So ang tinatanim namin dito ay tatanim pala na prepare na doon na sa gilid yung mga ano, mga atsal na pinatubo na. So titingnan din natin doon para makita nyo kung ilang weeks na to, magto 2 weeks na ata siya na preparation diyan. So tomorrow kailangan na siyang i-transfer sa bagging o sa seedling tray. Yan, dito kami nagpatubo. So dito na area, dalawang lata lang ata dito na atsal lang tinanim namin. So ganyan yung tubo niya, oh. Yan, oh. Ito tayo mag-start. So yan na yung atsal natin. Sultan F1 ang seeds natin. Powered by S-Twist pa rin. So yan. So bukas talaga kailangan na siyang ilagay sa seedling tray. Preparation na, no? Ayan. Ganda. Ayan. Hanggang dito. So, dalawang lata to. Dalawang lata ng ano. Ng Sultan F1. So, yan ang ano niya. Good morning mga kapalaboy. Andito tayo ngayon sa atsal ng Powered by S-Twist Company Seeds. So ito yung tinatawag nilang Sultan F1. So ito, halos 5 lata to lahat hanggang dun sa kabila. At dito tayo ngayon sa ilalim ng palaya kasi para ma-shade siya, hindi siya masyadong maapektuhan ng ano, mag-effect yung sunlight, no? Para ay maganda yung tubo niya. So preparation to. So nagsispray sila ngayon ng ano, ng mga para sa insecticide. Meron na kaming natanim na atsal na Sultan F1. Titingnan natin doon sa kabila. Papakita namin sa inyo kung ano yung effect niya after mga 2 months na siya. Ito bago pa lang to transplant, eh. Halos 1 linggo pa lang. So hali kayo, punta tayo dito. Oy, good morning mga kapalaboy. Mga totoo mainday, kaway-kaway. Sa araw na to, magbibigay tayo ng information dahil may nag-request sa mga comments natin sa YouTube kung ano ba daw yung mga ginagamit ng mga insecticide or fungicide dito sa atsal farming natin at saka sa bell pepper. So sa nakikita nyo dito ngayon, ito lahat nasa almost mga nasa 10,000 na mga puno ng atsal. So apat na lata ng Estwa seed na Sultan F1 na company na ano, na bell pepper seed Sultan F1, okay? So sa nakikita nyo ngayon, itong mga atsal natin dito, almost 1 month pa lang after sa transplant. So pag nakita nyo, halimbawa ito, kaka-transplant lang, medyo naninibago pa siya kasi halos 1 week pa lang. But before siya nag-transplant, pinipare muna namin itong plastic mulch. Itong silver na ano, na plastic mulch. Meron din black na ganito, pero ito mas mahal to siya. Mas ito lang kasing available. Nasa ang price nito nasa 2,200 per isang ano na isang rolyo. So yan, prepare siya para hindi siya, ang purpose nito para hindi tumubo yung mga dahon o mga ano dan, mga damo sa dito sa taniman natin ng atsal. Kasi pag nagtubo yung damo, yung nutrients na dapat mapunta sa atsal ay nanakawin niya o kukunin ng damo. So hindi ganoon kalaki yung bunga ng atsal pag ganoon ang mangyari. So kaya nilalagyan talaga siya kahit ganoon kalawak. So ang area na to, almost 1 hectare to siya dito. Kaso lang hinati dito sa kabila. Dito sa kabila, makikita nyo sa kabila dito na meron tayong kamatis. Yan, dyan. Kamatis. So ito ngayon, kasama ko si Gigi ang nagbibideo. Bata pa siya, mga nasa 8 years old pa lang siguro to si Gigi. 11. 11? 11 years old na pala si Gigi, no? So, nagpatulong lang ako sa kanya. So, after nitong lagay ng plastic mulch, naglagay tayo ng tae ng manok, iti ng manok. Yun siya ang fertilizer natin para medyo bumuelo yung tubo niya, no? So, yan. So after ngayon ng
ganito, nalagyan na siya. Tingnan nyo, ang distansya ng pag butas dito, dapat meron kayong lata na ano, tapos may mainit na siya na ano, umaapoy, tapos bubutasan siya dito. Sigit na, no? Ayan. So, halos isang dangkal ang distansya, isang dangkal, ito, isang dangkal ang distansya ng bawat butas. Ayan. Okay. So, sa nakikita nyo, medyo nagsistart pa lang mag-recover yung mga atsal natin. Ayan. So, ganun kalawak. So, medyo mahaba ito lahat, no? So, dapat i-maintain lang talaga ito dito na area sa gitna. Yung distance niya naman, 1 meter ang distance ng bawat pagitan dito sa kabilang side na naman ng taniman. Ayan. Para ma-maintain natin yung pag mag-harvest tayo, hindi tayo mahirapan, no? Tsaka yung mga ma-provide na nutrients talaga, ma-sustain talaga na papunta talaga sa atsal natin, sa bell pepper natin. So ngayon, ang nangyayari, dito, ang application nito, usually, 1 week pa lang, wala pa masyadong ina-apply na insecticide kasi wala man siya masyadong insekto. Pero usually, ang ginagamit dito, pag nagkaroon na ng insekto, insecticide na ginagamit, yung diethine, yung ginagamit nila diethine, yun ang spray nila. Minimix lang sa water, tapos yun ang ginagamit nila. Tapos, pagkalaunan, halimbawa, lumaki na siya, merong update tayo doon sa kabila. Kalaunan, ang mangyayari, pag nagbunga na siya, doon na mag-focus ang magsa-start yung fungal or fungus. So, ang mangyayari, ibang other na naman na na mga i-apply na mga chemicals, no? So, usually, ang ginagamit lang doon, one is, ang sakit kasi na mag-occur, maglalabas, ay yung anthracnose o yung tinatawag natin na bigla lang yung bunga, bigla lang siya maglata or masisira siya. Dandahan siya nasisira, ba? Dandahan. So, ang infection nun, usually, fungal yun siya. Ang ina-apply dun ay anthracol. So, yun. Mabibili mo yun siya sa mga farm shop, no? So, yun ang pinaka, ng problem ng atsal. So, dapat, pag nakita mo ng ganun, dapat mag-apply ka na agad. Right away, insigida, para hindi siya dumami. Kasi pag dumami yan, sigurado wala kang kita. So, papakita ko sa inyo yung video na video na namin. Kasi ano na to siya, second batch na to, yung first video na sa kabila. Pero before that, huwag nyo munang kalimutan na mag-like, comment, and subscribe sa aming channel, ang Pinoy Palaboy at ang Traveling Boots. Okay, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. At sana makatulong kami sa inyo, konting mga kaalaman para dito sa atsal farming natin. So, huli kayo dito. Tingnan natin. Nakikita ninyo itong trellis. No, kawayan lang siya na maliit. Para pang suporta dito sa twine natin. Single twine. Para hindi siya matumba. Kasi yung bunga nito malaki. Tingnan nyo sa ilalim. Sobrang dami, oh. Yan. Yan. Madami yan, no? So, mabigat siya pag lumaki na. Kasi ito hindi pa harvest. Siguro mga 3 weeks pwede na itong harvest. So ito, first stage talaga, astrobag. Yan. Tapos, sunod natin itong twine na, single twine. So, ang distansya din itong trellis na to sa dalawa. Parang 10, ganun din. Parang, mga isa, dalawa, tatlo, pat, lima, anim, pito. 7 feet, no? Or 2 meters ang distansya ng bawat trellis na ito. So, naglagay kami ng ito, yung plastic mulch, yung silver. Yan, para hindi mag-produce nung talaga, yung mga tinatawag nating mga damo. Yun. Yun sila, mga tropa, naglilinis sila para mapanatili yung ganda nung sa gitna, no, para hindi masyadong marami yung nutrients na mapupunta sa dapat sa dito sa atsal na puno. Pag marami kasing dahon, pag maraming mga damo, yung nutrients ng damo sayang pa na dapat mapunta sa atsal. So meron dito, ito na, nagsistart na yung iba, oh, may mga sira-sira na din, oh. Ayan.
di natin na, anong patawag dito? Parang anthracnose na. Pero hindi naman, hindi masyadong ano ngayon eh. May mga sakit-sakit talaga yung atsal natin, pero nag-ano din tayo. May ina-apply na chemicals para dun sa mga may sakit, no? Sa bawat sakit, iba-iba yung chemicals na ina-apply. So yun na, dito na yung mga gulay natin, no? Yan, oh. Yan yung, wow! Kalahating harvest pa lang to. Kalahating pa lang. Medyo umulan eh. So sa araw na to, mag-harvest tayo siguro mga more or less dito sa kalawak na yan, mga nasa 1,000 kilos. More or less, mga 1,000 plus kilos. So ang kilo ng ano ngayon ng atsal, tumaas na, nasa 90 pesos per kilo. So sa 1,000 kilos, palagay natin, magkakaroon siya ng 1,000 times 90, nasa 90,000 ang profit mo today. So second harvest pa lang to, mag-harvest pa tayo siguro mga nasa 5 times pa or 6 more. Ayun mga kapalaboy, mga totoo mga inday. So pag nasa taas ka, tingnan mo, hindi makita yung mga bunga. Pero pag pumunta ka sa ilalim, dito mo na makikita. So titingnan natin kung ilang piraso ang ma-harvest natin sa isang puno. So ito, isang puno to. Yan, second, okay? So tingnan natin ha. Ito, isa. So tricolor lang tayo, no? Isa. Dalawa. Pwede na to. Tatlo. Apat. Yan. So apat dito sa isa. So sa kabila naman, tingnan natin. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Hindi lang. Naipit. Apat. Lima. So lima piraso. So apat at lima rin. So kabila naman. Tingnan natin. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. So yun, lima o apat ang isa kada puno.